May enrollment po ba? Paano ba magpa-enroll? Paano kung wala kaming internet? Wala kaming data? Paano kung wala kaming cellphone? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, ang tungkol sa enrollment sa Amang Rodriguez Elementary School. Gaya nga ng sinabi ko, pag-uusapan natin ngayon kung paano magpa-enroll sa school. Una muna, may mga nagtatanong kasi kung may pasok ba sa August 24. Ang sagot po dyan is, opo, meron pong pasok. Pero hindi po katulad dati na traditional teaching kung saan si pupil at si teacher ay nasa school o yung tinatawag na face-to-face teaching. Sa ngayon po, wala na pong face-to-face. So magkakaroon po ng iba't ibang modalities tungkol sa teaching learning process. Gagawa po tayo ng video tungkol sa frequently asked questions pagdating po sa opening of classes. So, pag-usapan na natin yung proseso ng pagpapa-enroll sa Amang Rodriguez. Una muna ay ang tinatawag na teacher-led enrollment. Basically, ang proseso ng enrollment na ito ay para sa mga dating mag-aaral ng ARES o yung mga nag-aral noong nakaraang school year, yung school year 2019 and 2020. Yung mga grupo sa Amang ay kukontakin yung kanilang mga estudyante noong nakaraang taon. Tatanungin po ni teacher si parent tungkol sa ilang mga detalye para sa tinatawag na Learner's Enrollment and Survey Form. Mahalaga po ang form na ito sapagkat ito ang pagbabasehan ng DepEd sa kung anong specific modalities ang gagamitin pagdating sa opening of classes. Pero hindi na po kailangan ni parent na siya po yung mag-fill up. Si teacher na po ang mag-fill up para sa inyo. Tatanungin na lamang po kayo nila ng mga iba't ibang detalye. Kaya sa mga dating mag-aaral ng ARES ay maaari po kayong makipag-coordinate sa inyong previous advisor. Yung pangalawang enrollment process natin ay ang tinatawag na online enrollment. Kung saan, kung klase ng proseso na ito ay para po sa magkikinder, balik-aral o yung mga estudyante na huminto sa kanilang pag-aaral. Panghuli ay para din po sa mga transferees, estudyante na nag-aral sa ibang school, public or private, at mag-aaral dito sa ARES. Ang ating tong school ay mayroong tinatawag na online enrollment link na kung saan ay pwede po nating puntahan, i-click at ibibigay natin ang mga hinihinging detalye. Narito po ang proseso. Pwede po kayong pumunta sa official Facebook page ng school. Ito po yung Amang Rodriguez ES Malabon City. Dito po nakapost yung ating online enrollment link. Kiklik lang po natin yung link. Hintayin lamang po yung mag-appear, yung Amang. So ibibigay lang po natin yung mga hinihinging detalye. Iba po dito ay i-check lang natin, itatap lang natin. Then pagkatapos na po natin ma-fill upan, kiklik lang po natin yung submit. Maaari po ninyong puntahan ang ating official Facebook page at ang school website. Kung po sa page natin at sa website ay naandun po yung mga announcements patungkol po sa enrollment. Naandun din po yung link na provide natin kanina. So pwede na po yung puntahan yun. So once na nakapag-fill up na po kayo doon sa link, ay maghihintay po kayo ng tawag from our teacher para hingin po ang mga ilang detalye mula sa inyo. Paano kung wala kaming internet o wala kaming pang-data sa cellphone? Ano po ang aming gagawin? Paano po kami makakapag-enroll? Diyan po papasok ang ating ikatlong enrollment process, tawag na enrollment hotline. Ang ating pong paaralan ay mayroon pong mga naka-assign na manggap po ng enrollees. Sila po yung tinatawag na enrollment focal person. Meron pong guro na naka-assign sa specific grade level na tatanggapin niya for enrollment. So, maaari po kayong tumawag o mag-text sa kanila. Narito po ang kanilang mga pangalan at ang kanilang contact number. Sa pagkakataon po na hindi nagawa yung mga naunang proseso ng enrollment sa kadahilanan na una, wala pong cellphone o hindi na contact ni teacher, wala din pong pang-online. Ano po ang gagawin namin para kami makapagpa-enroll, makapagpalista sa school
So, ang ating pong paaralan ay meron din po tayong sistema para dyan. Ito po yung tinatawag na teletindahan. Kung kayo po ay nakatira malapit sa school, maaari po kayong pumunta sa guard at manghingi po ng form na Learners Enrollment and Survey Form. Sa malayo naman po sa school ay meron naman pong nakapwesto sa Nanays, Pansit Malabon, malapit sa bungad ng Santo Rosario. Ang gagawin nyo po ay i-fill upan lang yung Learners Enrollment Survey Form, and then after po noon ay pwede nyo na pong ibalik yung form kung saan po ninyo nakuha. Kung hindi po kayo nakapunta sa school para makahingi ng LESF, hindi rin po nakapunta sa may nanay, hindi rin po nakontakt ni teacher, hindi po nakapag-online, meron po tayong panghuling paraan para dyan. Bilang pinakahuling pamamaraan ng ating school para po kayo ay makapagpa-enroll, meron po tayong tinatawag na Enrollment on Wheels. Itong klase po ng enrollment na ito ay kasama po natin dito ang ilang personnel from LGU at ilang din pong volunteer teachers. Mag-iikot po ang ilang po naming teachers at pupunta po sa inyong bahay para ibigay ang form sa inyo at kayo po ay mailista. Ginagawa po ng ating paaralan ang lahat ng mga posibilidad na kayo po ay makapagpa-enroll, makapag-rehistro, at makapag-aral sa ating paaralan.